Sigurado na ang sasali ang Finland at Sweden sa NATO. Kaya sobrang pahiya na naman si Putin. Dati ay laging nagbabanta si Putin na pag sumali daw ang Finland sa NATO, magiging matindi daw ang paghihigante ng Russia. Pero ngayon iba na ang sinasabi ni Putin. Okay lang daw na sumali ang Finland sa NATO kasi hindi naman daw masyadong threat sa Russia ang Finland. Alam ni Putin na pag inatake niya ang Finland, lalampasuhin lang ng militar ng Finland ang Russian Army. Kaya naman, ngayon ay maamo na si Putin at hindi na masyadong nagyayabang sa Finland dahil alam niyang wala naman siyang magagawa pag sumali nga ang Finland sa NATO. Puro bluff lang pala ang mga banta ni Putin laban sa Finland. Paniguradong pikon na naman si Putin sa gagawing pagsali ng Finland at Sweden sa NATO, pero wala siyang magagawa. Tapos hinamon pa siya ng isang Finland general na sinabing welcome daw si Putin na samahan ang 200,000 na Russians na nakabaon na sa Finland dahil sa huling paglusob ng Russia noong 1939. Siguradong napikon na naman si Putin nang malaman niya ang sinabi sa kanya ng Finland general. Pero dahil sobrang hina ng Russian army, wala siyang magagawa. Ayon sa Finland, kahit kailan daw ay hindi sila natakot sa Russia. Matagal nang pinaghahandaan ng Finland ang posibleng paglusob ng Russia sa bansa nila. Pero napakalabo nang mangyari yun dahil malapit nang durugin ng militar ng Ukraine ang Russian army sa Donbas. Kung sa Ukraine pa lang ay hindi na makaporma ang Russian army, mas lalo silang lalampasuhin ng militar ng Finland na matagal nang pinaghahandaan ang pag-atake nila. Ayon sa Finland, kahit kailan daw ay hindi sila nagtiwala sa Russia, kaya hindi nila tinigilan ang pagpapalakas ng mga depensa nila. Pag nakasali na ang Finland sa NATO, wala na talagang pag-asang manalo ang Russia laban sa kanila. Pag nabawi na ng Ukraine ang lahat ng mga teritoryo nila at natapos na ang gera, pwede na ring sumali ang Ukraine sa NATO. Mas lalo pang papalakasin ng Ukraine ang militar nila pagkatapos ng gera, kaya hindi na sila pwedeng gulatin ng Russia. Tapos mahihirapan na si Putin na palakasin ng militar niya dahil wala nang tiwala ang Europe sa Russia. Sa mga susunod na taon ay magkakaroon na ang Europe ng total oil and gas embargo laban sa Russia. Sa ngayon kasi ay hindi pa pwede dahil hindi pa ayos ang infrastructure para sa alternative sources of energy. Pero pag naayos na yon, hindi na kailangan ng Europe na mag-angkat ng energy mula sa Russia, kaya sobrang maghihirap talaga ang bansa.